Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan niya. Noo'y dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga parisayo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Anong masasabi mo?" Tinanong nila ito upang subukin siya. Nang may maisumbong sila laban sa kanya, ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ang kakatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan nang siyang maunang bumato sa kanya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag ka ng magkasala." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lucas 6:26. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, "Maging mahabagin kayo tulad ng inyong amang nasa langit." So maliwanag, gusto ng Diyos na maging mahabagin tayo. Alam na natin ito, narinig na po natin ito, mas palalalimin lamang natin sa pamamagitan ng ebanghelyong narinig natin. Sa ebanghelyo, narinig po natin ang kawalang habag ng mga eskriba at pariseo sa babaeng nahuli sa pakikiapid. Sabi sa English version, "This woman was caught in the very act of committing adultery." So hindi kalabis ang isipin, she was caught naked. Hindi ko alam kung mag-aarigigri kayo, pero di po ba isa sa pinaka nakakahiyang mangyari sa atin ay yung makita tayo o mahuli tayong hubad? Yun nga daw mga mag-asawa, kahit papaano, may nagsabi sa akin, nakakahiyaan ba? Yun pa kayang makita ka, mahuli ka ng iba na hubad? Kamakailan ay pagkatapos kong mag-shower sa loob ng aking kwarto, magbibihis ako. Nang may kukunin sana ako sa may ilalim ng cabinet ko, napakasakit! Hindi ko alam kung ano! Napasigaw na lang ako, aray! Napahiga ako sa higaan sa kama ko. Hindi ako makatayo. Ang problema, may misa ako. Kunti na lang, misa na. Paano ko? Ang pinroblema ko, naku, magpapanik yung mga tao. Alam ng sekretary ko, alam ng mga mother, nasa loob ako ng kwarto. Akikita pa lamang sa akin sa may pinto ko. Bago mangyari ang insidente ito, sabi ko, naku, magpapanik sila. My phone, yung phone ko, alayo. Ang naisip ko, paano kung magpanik sila at pasukin ako? Eh, ang may susi lang naman yung sekretary kong babae at yung madre. Kakahiya yun. Kaya pinilit ko talagang bumangon. Di po ba, sakali man, mangyari sa atin ito, meron tayong biro. Wala na akong maitatago. Lahat nakita mo na. Na para bang, wala nang natira. Pati dangal ko, nakuha mo na. Parang, sa pagkakita lang ha, nang hubad ha, biro lang yon. Na sa mas malalim na pagninilay, ay, maisip po natin, kung nakakahiya ang nakedness. At kung ang nakedness ay mag-expose pa ng lahat sa atin ng kasalanan natin, mas nakakahiya yun. Di po ba kung isipin? Kaya pala, in Genesis 3:21, nang magkasala, nang ma-realize ni Adan at ni Eva, nahubad sila, anong ginawa ng Panginoon matapos silang magkasala?
Ang ginawa ng Panginoong Diyos, lumikha siya ng balat na kasuotan at sila'y dinamitan. Para sa akin, ang ibig sabihin ng eksena ngayon ay ganito, sinasabi ng Diyos kay Eva at kay Adan, bagamat kayo ay na-expose sa isang napakalaking kasalanan, hindi ko pa rin inaalis ang inyong karangalan. Ano yung karangalan ngayon? Kayo pa rin ay anak ko, anak ng Diyos. Yun ang ating karangalan. Tandaan po natin ito. Babalikan po natin yan. Sa Ebanghelyo, yun ang pilit niyuyurakan ng mga eskriba at pariseo doon sa babaeng makasalanan. Hindi lamang nila siya nahuli sa ganong kalalagayan, sa akto ng kasalanan. They drag her to the temple area. And why? To be ridiculed publicly. Nakakita na po ba kayo ng isang makasalanan? Halimbawa, magnanakaw. Niligyan ng karatula sa may bandang dibdib. Ang nakalagay doon, magnanakaw ako, huwag niyo akong tutularan. Aminin mo sa akin, kahit alam mong makasalanan yon, may parang magpiprik sa puso, magsasabi, dapat kinulong na lang. Huwag nang ganyang ipapahiya pa ng ganyan. Kasi ang niyuyurakan mo na, bagamat makasalanan yon, yung karangalan bilang anak ng Diyos, ng taong yon. Ganon ang ginagawa ng mga parisayo at kaskriba dito sa babae. Kasi sa paningin nila, wala nang kwenta yung makasalanang ito. Maliwanag ang sinasabi ni St. John, ginagamit lang nila yung babae para testingin, itrap si Jesus. So yun lamang ang gamit ng babae. Wala na siyang halaga, kundi yun lang. Wala na silang pakialam ang mga skriba at parisayo kahit hatulan pa yan ng kamatayan. Aminin natin, di po ba kung minsan ganun din ang tingin natin sa mga makasalanan? Kitang-kita po yan, halimbawa na lang, sa hindi makataong kalagayan ng mga nasa bilangguan. Di po ba? Walang mapahingahan, relyebo sa higaan. Madalas yung iba, nakatalungko na lang. Huwag niyo pong isipin na indifferent ako sa mga taong naargabyado ng mga nasa kulungan. Meron din po akong karanasan na talagang sasabihin ko, mabulok na sa kulungan yan. So, don't get it wrong, ha? I feel for you sa mga naargabyado ng mga nasa kulungan. Pero kung titingnan po ninyo, sobra naman. Pinaparusahan kasi nakakulong, pero po pwede bang maging makatao naman yung kalalagayan? Walang mapahingahan. Yung CR nila, humihingi. Nauna pa sa kanilang humingi ng katarungan. Amoy himagsikan. Baboy na binaboy ang laging ulam. Hindi maganda yung kalagayan. Pero isipin po ninyo, ang dalas lang na-expose yan. Ang dalas lang pinag-uusapan niya, nababalita yan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin action para dyan. Bakit? We don't really care enough. Yeah. Okay lang yan. Maraming dapat na pagkaabalahan. Hindi yan. Natatandaan ko, nung naka-assign ako sa Malolos, nag-apostolate ako sa mga preso, 2 times a week, nagmimisa ako. Magpapasko noon, humingi ako ng tulong sa mga tao. Magpapasko po, bakit naman, nandun pa ako sa may kulungan, no? Nagmimisa ako, ito po sila, baka po mayroong kayong extra dyan, toothpaste man lang, toothbrush man lang, slippers man lang, kahit use na, use clothes, kawawa naman po sila. Nasa social media na ako nun, marami ng followers nun. May tumugon? Kante. Nagpaluwalak talaga ako nun. Kung bakit pag sinabi mo sa bahay ampunan ng mga matatanda, ng mga bata, ang daming tutulong, pero kapag yung tutulungan mo ay nasa kulungan, parang walang napapakinggan yung iba dyan. May napakinggan pa nga po ako galing mismo sa kaibigan ko. Hindi ko alam kung may malis talaga sa pagsasalita niya. Sabi niya talaga, Father, hayaan mo sila. Kasala yung mga yan eh. Payahan mo sila, talagang ganyan, magdusa sila. Talagang ganon? Ganon nga ba talaga ang tingin para sa kanila ng Panginoon? You see, sa ating Ebanghelyo, hindi sinabi dito kung ano ang sinulat sa lupa ni Kristo. 2 beses siyang yumuko. Hindi sinabi kung ano ang sinulat. Wala sa Biblia. Kaya yung ibang mga preachers, kanya-kanya na sa pantaha. Ang sabi ng isa, malamang daw ang sinulat ni Kristo dun sa lupa ay yung kasalanan ng mga taong naroon. Kasi nga, ang sabi ng Panginoon, sino man sa inyo ang walang kasalanan, maunang bumoto. So yumuko siya. Nakita niya yung isa, nagsulat siya. Ito. Loko to eh. Ito, swail na anak to eh. Ito, swapang nakapad to. Ito,
Nagpapa 5-6 to eh. Ito, may kirida to eh. So, yung nakita na yun ng mga tao, ay, sabi daw ng mga tao siguro, ay, kilala ako. Ayoko na. Tara na. Nabibisto ako. Yung isa naman ang sabi, malamang ang sinulat ni Kristo sa lupa, ay yung kabutihan pa rin ng babae. Hindi nyo alam, kahit makasalanan yan, mabuting nanay pa rin yan. Mabuting anak pa rin yan. So, nung makita doon ng mga taong nag-usisyoso, ay, makakatouch naman. Huwag nalang batuhin yan. Parang ganon. Ako, ang hula ko ganito. Imagine ninyo, seryoso po ako. Nung nagsusulat si Kristo, nag-usisyoso yung mga tao, ano kayo sinusulat ni Kristo? Kung bakit nag-alisan sila, nagpulasan sila, nakita nila, ang sinulat ni Kristo, pagtingin nilang ganon ay, marites ka ba? Ah, si Lord naman. But seriously, hindi na mahalaga kung ano yung sinulat. Ang mahalaga, bakit nga ba sumulat? Tandaan po natin, kinukulit siya. Ano ba, babatuhin na namin? Alam naman ni Kristo nagkasala eh. Alam naman ni Kristo dapat parusahan. Pero hindi naman sa ganong sobrang paraan. Don't get it wrong. Hindi winawater down ni Kristo yung kasalanan ng babae. Anong sabi ng Panginoon, ng ating Panginoong Hesus Kristo sa babae? Huwag ka nang magkakasala pa. So, ibig sabihin, ina-acknowledge ni Kristo, makasalanan ka, sana huwag mo nang uulitin pa. Ang para lang sa Panginoon, may tamang paraan ng pagkaparusa. And certainly, hindi kasali dito yung yurakan mo, ang dangal ng isang tao. Father, yung kilala kong makasalanan, nang yurak din ang dangal yon. Okay, I get that. Pero God will take good care of that. Bahala ang Diyos na magparusa sa Kanya. Pero ikaw, wala kang karapatan na yurakan mo ang dangal niya. Besides, yung kung ano man yung ginawa niya, wala siya tamang pag-iisip, sinasapian siya na kung anong espiritu, hindi maganda ang pag-iisip niya, etc., etc. O masamang tao talaga siya. Ikaw na matino, yuyurakan mo ang dangal niya. So, sino ngayon ang mas malala sa inyong dalawa? Tandaan po natin ha, hindi nayuyurakan ang dangal natin, hindi nasisira ang dangal natin kapag may maling ginagawa sa atin. Mas nayuyurakan, mas nasisira ang dangal natin kapag meron tayong maling ginagawa sa kapwa natin. Brothers and sisters, ito yung sinasabi ko. Ang sinasabi ng ating Panginoon, maging mahabagin tayo. Palalimin po natin ang sinasabi ng ating Panginoon dito, maging mahabagin tayo, hindi lamang sa mga taong kahabag-habag. Kung gusto natin ang kabanalan natin ay maging tulad ng kabanalan ng Diyos, maging ganap, be merciful as your Heavenly Father is merciful, be perfect as your Heavenly Father is perfect, maging mahabagin din tayo kahit sa mga hindi kahabag-habag na mga tao. Doon ibang level na yung pagkahabag mo. Doon ibang level na yung kabaitan mo. Doon magiging ibang level na ang pagiging asawa mo, pagiging nanay mo, pagiging tatay mo, kung sa kabila ng ginawa sa'yo. Kahit papaano, may matitira pa rin respeto sa dangal ng taong gumawa sa'yo. Hindi natin sinasabi na ang kasalanan ay dapat ganun na lang. Huwag nang parurusahan. Again, parusahan ang dapat parusahan, pero wag yung dangal niya, aalisin mo na sapagkat pag nagkataon, pag inalis mo yon, hindi na yun makapagbabago habang panahon. Ang dangal natin, anak tayo ng Diyos. Yun ang aalisin ng demonyo sa atin. Kapag naisip mo, hindi na ako anak ng Diyos, ang dami ko ng kasalanan, mas malulugmok ang tao sa kasalanan. Kaya wag mong papakialaman. Huwag mong isasagad at yuyurakan ang dangal na yan. Natatandaan po ba ninyo last week, yung prodigal son? Well, he came to his senses. Naisip niya, babalik ako sa ama. Meron pa siyang babalikan. Ano yon? Yung dangal niya. Kung wala na siyang babalikan, hindi na siya makapagbabago pa. Kapatid, hindi ko sinasabi na maging ganun uli ang pag-asama ninyong mag-asawa. Pagkasama niyo bilang mag-ina, bilang mag-ama, bilang magkapatid, o bilang isang pamilya. Kung hindi na, wala nang magagawa talaga. Pero, huwag mong ayalisin yung dangal niya sa papaanong paraan, kahit papaano magkaroon pa rin, kahit konting respeto sa kanya. Kahit papaano, ituntun mo pa rin, iparamdam mo pa rin sa kanya, na nire-recognize mo pa rin siya bilang iyong asawa, or at least bilang ama o ina ng anak niyong dalawa. Bilang kapatid mo pa rin siya. Bilang nanay o tatay mo pa rin siya. Yun yung dangal na huwag mong yuyurakan, aalisin sa kanya. Sapagkat sinisigurado ko sa iyo,
yun ang gagamitin ng Panginoon para makonsensya pa siya na sa kabila ng ginawa mo, hindi mo pa rin inaalis ang karangalan niya, lalong-lalo na sa buhay mo, sa pamilya niya. Let me end with this. Brothers and sisters, hindi natin alam kung yung babaeng makasalanan sa Ebanghelyo ay nagbago. Sana. Hindi natin alam kung 2 weeks ago, yung puno ng igos na dapat nang putulin pero binigyan pa ng pagkakataon ay namunga. Sana. Hindi natin alam kung yung prodigal son ay nagbagong talaga. Sana. Hindi natin alam kung yung anak na panganay ay pumasok din ng bahay. Sana. Hindi natin alam kung yung pinoproblema mong mahal sa buhay ay magbabago pa. Sana. Pero kung hindi man, bahala na ang Diyos sa kanila. Basta ikaw, huwag mong tutultukan ang buhay nila. Huwag mong aalisin sa kanila ang karangalan nila. Yung paggalang na pupwedeng niyuyurakan na nila pero binabalik mo sa kanila. Sapagkat yun ang babalik at babalikan pa rin nila. Yun ang magpapakonsensya sa kanila. Kung hindi man, again, bahala na ang Diyos sa kanila. Pero mas nakakaawa sila pag nagkagayon. Bakit? Sapagkat sa huli, ang sisingilin sa kanila ng Panginoon. Hindi lamang yung mga kasalanang ginawa nila, kundi yung mga tsansa na ibinigay mo sana sa kanila, pero sinayang nila. Mas bibigat pag ganun ang kasalanan nila. Ngayon, kung magbago man sila, dahil sinunod mo yung sinasabi ko ngayon sa ayon sa ating mabuting balita, sinisigurado ko sa iyo, magkabalikan man kayo hindi, pag nagbago siya, dahil sa karangalang ibinigay mo pa rin sa kanya, sa respetong ibinigay mo pa rin sa kanya, sabihin man niya sa iyo ng diretsyo o hindi diretsyo, sa isip at puso niya, siguradong maiisip niya, karangalan ko na maging asawa kita, na maging anak kita, na maging magulang kita. Sapagkat sa kabila ng ginawa ko sa iyo, hindi mo pa rin inalis ang dangal ko sa pamilyang ito. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat.